Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, January 8. Ang Ebanghelyo natin ay Luke 5, 12 to 16. Ako po si Father Luciano Feloni, Parish Priest ng Kristong Hari sa Diocese of Novaliches. Sabi ng Ebanghelyo, "On seeing Jesus, the man with leprosy bowed down to the ground and said, 'Lord, if you want to, you can make me clean.' Stretching out his hands, Jesus touched the man and said, 'Yes, I want to be clean.'" Words minsan ay hindi sapat. Kailangan yung touch. Mahalaga yung touch para iparamdam sa tao na talagang hindi ako nagdidiri sa iyo. Hindi ka madumi sa aking paningin. Hindi ako dumidistansya sa iyo dahil sa iyong karamdaman o kalagayan o kondisyon o estado sa buhay. Marami hong dahilan na naging sanhi ng paglalayo sa isang tao noong kapanahunan ni Jesus at hanggang ngayon. Noong time na yan, ang karamdaman ay sanhi na pinagdidirian ng mga tao at pinaglalayuan ng mga tao may sakit ng ketong. Panahon nating maraming sakit ay nagpapalayo sa mga tao, maraming ugali, maraming orientation, maraming religion, o minsan yung race. Maraming bagay na naging sanhi ng discrimination, naging sanhi na lumalayo sa isang tao dahil siya ay sa turing mo madumi o makasalanan o mababang uri ng tao o anuman. I think ito ay isang panawagan ng Ebanghelyo sa ating lahat na gayahin si Jesus, na hindi sapat na sabihin, kailangan minsan ng touch. And so ang aking paanyaya sa iyo is touch someone na might be feeling somehow left behind dahil sa problema sa buhay, dahil sa sitwasyon sa kanyang pamilya, dahil siya ay nakasakit ng COVID, o dahil siya ay iba ang kanyang sexual orientation, o dahil siya ay whatever ang dahilan. Kung mayroon tao na feeling mo medyo dehado, medyo etsapuera ng madla ng marami, bilang Kristiyano, take the initiative na reach out. Touch the person. Touch the person with a smile. Touch the person sa pamamagitan ng isang text. Touch the person sa send ng message sa kanya. Maraming paraan ng pagtatouch. Touch the person to the heart. At yun ang pagmumula ng paghihilom ng mga taong sugatan. Kung nagustuhan mo ang video ito, pakiusap lang, ikalat po natin. Share mo sa iba, tag friends. Punuin natin ng good news sa social media. Gawin natin viral araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.